tamang estimate lang naman. What's up mga bro? Welcome back sa ating YouTube channel, Varsel TV. So yan, meron naman tayong panibagong gagawin mga bro sa itong air compressor na 30 horsepower. So yan mga bro, meron siyang alarm, nag-alarm na siya. So kailangan natin i-change oil or preventive maintenance yung ating compressor. Magpapalit tayo ng oil separator, air filter, at saka yung oil filter, saka yung rubber coupling. Yung rubber coupling, yan mga bro. Tapos, lilinisan na natin lahat, lahat. So yan bro, samahan nyo ako, isan na natin. Ayan, magpapalit tayo ng ano, ito, rubber coupling, tawag dito rubber coupling. Bali, ito na yung ano, ito, dyan siya nakakabit, at yun na oh, sira na yung ano nakakabit dati dito. Ayan, ito siya oh, tanggal lang, ito na yung papalit natin, dyan. Papakasin ko muna yan, yung room, tapos insert natin ito. Ayan. So, ayan, nandito na sa ating compressor. So, makikita nyo, yan sa yung alarm. Ito yung charger port, sensitive valve. Yung kanyang, ano, sa separator. So, kanyang pa-oil, filter. Ayan. Ito mga bro. Ito yung ano na tinanggal ko na to bro, yung ano kanyang separator. Ayan, kikita mo, tanggal, tinanggal ko na yung separator. So ayan na yung separator natin, tanggal na. Ito naman yung kanyang air filter. Ayan, tanggal na rin yan bro. Papalitan na lang natin, meron tayong bago rin. Kikita mo. At saka yung kanyang oil filter. Ito tinanggal na natin. Tanggal na natin. At saka yung ito, yung sinasabi ko, yung kanyang rubber coupling. So dati na yan, dito na yan, nakakabit. Ay, dito na yan, papalitan na natin yan. Kasi, sira na yung dati. Ayun siya. Kalas-kalas na. So, linuwagan ko na siya. Inurong ko na yung kanyang motor. Ayan. Inurong ko na para may patok natin dito. Ayan. So, kasya naman siya mga bro. Ipapasok ko na lang mga later. Ayan. So, yan yung gagawin natin. Tapos, lilinisan natin yan. Tapos, lilinis tayo ng kanyang air filter. Yung doon. Kasi masyado ng marumi. At tapos dito, i-cleaning din natin yan pagkatapos. So, ayan mga bro. Gagawin natin. So, ayan mga bro. Kakabit ko na yung kanyang ano, coupling. Ito siya. Kita mo. Kabit na natin to. Ito bro, yung tinatawag natin direct drive na air compressor. Wala siyang pulley, wala siyang belt. Gagamitan lang siya dito ng ano, coupling. Ayan, coupling lang yung kinakabit dito. Ayan, so makikita mo ano siya, ganyan siya. Tapos
ano natin yan, lalagyan na natin at saka yung na natin, lalagyan natin ng apat na video tapos kita na natin so, tatanggalin na natin so, ito yung ginamit natin na pang tulang pan para bumuka siya so okay na to i-fit ko na lang siya i-close ko na lang wala tayong tagahawak so i-focus ko muna ayan mga bro naikabit ko na yung ating rubber coupling so ito na siya makikita mo nakabit na siya fit na siya so okay naman yung pagkakabit natin nailagay na natin yung apat na tornilyo yung bolt hand nut kabit bali apat yan dalawa sa baba dalawa sa taas tapos ito dapat papansinin natin ito bro pag nagkakabit tayo dapat nakapit din yan paikot kasi so, kung hindi yan nakapit maigi hindi yan nakapit magiging mawawalan ng balanse itong ating coupling mawawalan ng balanse yan so madaling maubos yung ating rubber coupling yan nalagay ko na rin yung dalawang tornilyo dito ayan kabilaan siya ayan so okay naman yan okay naman yung ating paglagay ng ating rubber coupling ayan so ayan mga bro hindi ko na pinakita yung ating pag-drain ng kanyang oil pagpapalit ng kanyang oil eh napaka ano naman talaga bro napaka itim na eto na yung kanyang oil yan yung galing dyan mismo eto ngayon yung papalit natin ayun yung difference nya ayan malinaw malabo yan so sira yung gates papalitan ko pa yan ng gil so nag order pa tayo so wala pang dumating so ang gagawin ko lang dito bro papansahin ko na lang yung oil dito isilipin ko na lang dito tayo maglalagay ng oil bago natin ilagay yung kanyang oil separator para matulis so yun ang gagawin natin mga bro ayan, mag-chain cell na tayo. Yan yung lalagay natin na oil. Ito yung oil ng air compressor, yung SC68. Yung kanyang SC68 yan, mga bro. Ayan. So, ayan, naglagay tayo ng alulod. Yan, alulod. Yan, papunta doon. Yan, papunta dyan. Yan, so, sinitin na lang natin yung karga. Ayan, yan, nakarga natin. Lalagay ko lang so yan bro yung natin sensor natin ito yung pinagtanggalan natin ito na yung bago so yung wala siyang gauge so ang gagawin ko na lang minilagyan ko na lang marking ayan o ito yung marking so halos magkaparehas naman mga bro so ito ilalagay ko na lang lahat halos parehas naman oh yung gauge mataas lang ng konti to ayan ayun lalagay ko na yan dahan-dahan lang yung pagkarga ng langis ayan nilagay natin to lahat mga bro tamang estimate lang naman makikita mo naman bro napakalinaw ito yung SC68 na oil air compressor oil yan na karga na natin lahat yun ayun, huwag na natin ilagay lahat yung mo bro, kasi may mga latak ayan, nakikita mo huwag na natin karga yan, may mga latak ayan ayun yun siya, nakikita mo so hanggang dito siya, sa may na to, sa may elbow na to so ayan, nandito sa kalahati so tama lang dito lang siya ayan. Dito lang
nagyan lang siya. So okay naman yung kanyang karga. Yan, tatapon ko na lang ito tapos ilalagay natin yung separator. Ayan, tapos na yung ating ano, paglalagay ng oil. So ilalagay na natin yung oil separator dito. So lilinisan muna natin to. At saka ito, ito yung packet. So ito yung ano, tinanggal natin. As you can see naman na napakarumi na. So ito yung lalagay natin na bago. Ayan siya. Ito yung kanyang luma. Medyo mabigat na. Mabigat. So ito, magaan lang siya. Ayan. Lilinisan ko lang to. Saka yun. Saka natin ilalagay. Ayan mga bro, lagay na natin yung ating oil separator. So bago natin ilagay, lilinisan ko na natin. Pero yung dito, ayan, kita mo, malinis na siya, malinis na. Lagyan na natin yung oil separator. Tara, ipapalit natin. Ayan. Ayan. Bago. Tapos balik natin ito. Pag-igpit mga bro, ito, ito, saka din, alalay lang. Ito, double check natin ito. Ayan natin ito. Okay na. Okay na. Sunod natin yung sunod natin bro yung ating ano, oil air filter ito. Ayan. Kita mo. Air filter. Ayan. Ayan siya. Eto. Ito yung luma. Eto. Luma. Ito yung bago. Kunin natin yung bago.
Ayan, maglalagay na tayo ng air filter. Air filter. Ito yung bago. Ito na yung luma, oh. Kita mo. Okay na. Susunod na natin yung ano, oil filter. Oil filter niya. So ito na yung oil filter. Naglagay na rin ako ng kanyang, meron na siyang langis. Ayan. Nakikita. Ayan. Meron na siya. Nakalit ko na lang. Dito. Okay. Kinakamay lang ito bro. Kinakamay lang. Hanggat kaya yung pera. Kakamayin mo lang yan. 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 O, tapos na yung ating ano? Pwede na natin. Ayan. Naikabit ko na yung kanyang air filter. Naikabit na rin natin yung oil filter. So yan, nakabit na natin. Re-receive na lang natin doon sa my program yung ating yung kanyang running hours para sa susunod na ano na change oil. Eh, pag inabot niya yon yung set point na yon ay mag-aalam ulit siya. So babaguhin lang natin yung kanyang setting and then pwede na natin i-testing. Ayan. Ayan bro, dito naman tayo sa clear life time. Ayan, kung makikita. Ayan ay i-ano natin, clear lifetime. Ayan, so i-ano natin, re-reset natin. So yung 3488 isi-zero natin lahat yan mga bro. Yung kanyang password hindi ko na i-ano yung password niya. Ayan, hindi ko na pinakita yung kanyang password. So ayan, 3488 yung ano, isi-zero natin mga bro. So punta tayo dito sa ayan. Hindi kita. So gagawin natin is yung 3 lahat yan isi-zero natin bro. Yung sa atas yung, ayan, nakikita mo 3-4 tapos zero natin. Tapos next na pindot. Okay. Down lang yun lang. Down. So, ganyan lang. Yo. Tapos, yung 8, 0, 10.
Yan. So, pagkatapos niya, i-press niyo yung set. Yan. So, next, sa baba. Yan. Tapos, arrow. Tapos, zero. Yan. Clear that. Zero ulit. Clear that. Zero. Zero. Tapos, set. Ganun lang, bro. Set. Zero nyo lahat yan, bro. Zero. Ayan, naisi-zero natin lahat, mga bro. Zero na rin lahat yan. Tignan na natin. Ayan. Sa U, 00. Sa L, 00. Sa oil and L. Operator, 00. Sa oil, 00. Ayan. So, 00. Ganun lang, bro. Yung ano si setting. Tapos, babak na tayo. Ayan. Ayan. So, wala na yung alarm. Yan na yung setting. So, andarin na natin. Ayan, start na natin. Yun, mandar yung kanyang contactor. Di mandar yung BC niya. So, papatin mo, mandar na yung kanyang. Kita mo umakyat yung kanya. Tingnan natin kung may leak. Tingnan natin kung may leak. Para magyang leak. Walang leak. Wala naman leak. Tayo. Wala. Ganun lang yung ating pag-change oil, mga bro. So, sana nakatulong sa ating mga pag-inier. At maraming salamat sa ating pag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, please like and subscribe my YouTube channel, Barcel TV. So, bro, maraming salamat mo, bro. God bless you all.